Ang kapamilya, lilipat na nga ba ng network? Bakit mapapanood siya sa ibang istasyon? Kauna-unahang pagkakataon, mula ng magiging exclusive contract star si Liza Soberano sa ABS-CBN, mapapanood siya sa isang programa ng Jimmy Seven. Ang kampo mismo ng aktres ang nakipag-ugnayan kay Boy Abunda para maipaliwanag ang kanyang panig sa mga isyong kinasasangkutan sa Fast Talk with Boy Abunda. Ang manager ni Liza na si James ang gumawa ng paraan na mapapanood ang mga pahayag ng TV host sa episode ng Fast Talk noong February 28, 2023. Bahagi ng pahayag noon ni Boy Abunda tungkol sa 14-minute vlog ng 25-year-old Filipino-American actress, disappointed raw siya doon sa vlog ng kapamilya. Hindi raw siya disgusted, pero disappointed ito. Hindi daw dapat alisin ang nakaraan nito at hindi kakalimutan ang 13 years na minahal siya ng mga fans. Huwag din daw kalimutan ang mga nagawa ng manager na tumulong sa kanya para makilala sa ngayon. Dapat magpasalamat na lang at buksan ang puso para mas marami pang blessings na darating. Sa naturang vlog, sinabi ni Liza Soberano na ang paglipat nito ng management ang nagbigay sa kanya ng daan para kumawala mula sa mga taong nagdidikta sa mga ginagawa niya sa loob ng matagal na panahon. Kinabukasan, March 1, nakatanggap si Boy ng tawag kay James dahil nasaktan umano si Liza sa mga pahayag niya, kaya nais ng aktres na magpa-interview sa kanya. Natuloy ang pagkikita at pag-uusap ni na Boy Abunda at Liza Soberano noong March 7 sa isang lugar sa Makati City. Isang araw bago bumalik sa Amerika ang actress noong March 8. Pinaratangang walang utang na loob si Liza ng mga taong hindi nauunawaan ang pinanggagalingan ng kanyang mga salita at nararamdaman. Dahil eksklusibo ang mga pahayag ni Liza na binigyang linaw ang bawat salitang binitawan niya sa controversial na vlog, hinati sa dalawang bahagi ang panayam sa kanya ni Boy Abunda. May pamagat itong Liza Soberano, the story behind her words, na mapapanood na sa Fast Talk with Boy Abunda ngayong araw at sa Lunes, March 13. Marami talaga ang excited na mapapanood na ito at mapakinggan ang side ng kating kapamilya. May netizen pa ang nagsabing sana raw hindi mag-burn ng bridges si Liza Soberano dahil ang buhay sa showbiz ay hindi permanent. Dapat magpapasalamat na lang at focus sa bagong chapter ng showbiz career. May netizen naman na nagsabing sana magpapasalamat na lang siya sa manager, network at sa mga fans na patuloy pa rin itong minahal sa ngayon. Kayo, ano ang masabi nyo na mapapanood na si Liza sa isang programa ng Jimmy Seven? I-comment na kung masaya ba kayo sa kanya at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.